good morning. Ay, good afternoon pala. Good afternoon. Kamusta po? Eto, mabuti naman. Nadalaw ko rin po yung bahay niyo. Please, paano nadalaw ka sa aking munting bahay? Maingay ang aso. Nga eh. Dito tayo. Kamusta po ang buhay? Dito ka po nagluluto? Dito sa kahoy. Ito? Ano nakasalang mo? Ha? Tubig? Wala, nagpakulo ako ng tubig. Hindi ka gumagamit ng gas? Eh, wala akong pambiling gas eh. Pwede bang makita to? Oo. Wala namang laman. Dito ako nakatira. Bakit walang laman? Ayan. Good afternoon. Pahiram muna ako ng ano. Akin na muna yung electric pan dyan. Mainit po dito, no? Electric pan. Mainit? Yes, dito talaga, mainit talaga. Dito. Napunti ka sa ano, aking mga apo. Ano kayong ventilador dito? Hindi. Meron akong electric pan, pinaayos ko kasi hindi ko makuha-kuha dahil, alam mo naman, wala akong ano, electric pan. Kung pwede, makahiram. Hiram muna tayo ng electric pan. Oo, nahiram muna ako kasi pinagawa ko yung electric pad ko. Hindi ko naman maano-ano kasi alam mo naman, wala naman akong sahod sa allowance kahit naman sa barangay. Eto, nagkahoy ako. Yan ako nagluluto sa kahoy. Okay. Yay! Itong aking apo. Hello, baby! Hello. Bagong kain ikaw ah. Asan po ang mama niya? Patapos ako. Ha? Tapos. Anong tapos? Tapos na kumain? Asan si mama? Saan si mama? Ha? Langgay. Ano daw po? Nasa barangay. Nasa barangay si mama? Opo, langgay. Ayan, good morning po. Good afternoon po kay Mami Yoli. Ayan. Kamusta po kayo, Mami? At salamat at napasyalan ko ang inyong munting tahanan na napakainit. Napakainit. Sobrang init. Mainit. Walang ano, na mababa ang bubong. Tapos, mainit siya sa pag-araw. Mainit talaga. Ayan. Si Mami Yoli, mga ka-therapy, ay na-meet up natin po siya sa barangay at nakita natin siya at nakipagkaibigan po tayo at nakita natin ang buhay niya. Ayan. Kayo po, Mami, ay ilan po ang anak niyo? Bali, apat. Apat po ang anak niyo. Nasaan po yung apat? Bali na ano, yung iba nasa trabaho, yung iba nasa Manila. Nag-stay doon. Lahat po may pamilya na? May pamilya na sila. Ano po ang kalagay niyo dito sa bahay niyo po? Okay naman po. Kayo po ba ay nagtatrabaho? Isa akong BHW lang, Paro Health Center. Wow. Pero sa ngayon, volunteer na lang ako kasi kami po lahat ay naalis na rin, naalis na po sa barangay. Kumbaga sa ano, hindi na po kami payroll ng barangay dahil may bago na po kasi mga BHW. Kaya nagbo-volunteer na lang po kami sa health center. Dati po, kayo ay empleyado. Oh, dati magkaiba po ba yun, empleyado kayo dati at oh, dati kami city paid kami. Oh. Dati kami city paid kami. Kaya alam mo, nagbago ang kapitan. Opo. Siyempre, hindi naman namin niyaalis. Nasa sa kanya po yung desisyon. Kung ano po yung gusto niya yung desisyon. Kaya kami, tuloy pa rin po kami nagbo-volunteer. Okay po. Mga ilang taon na po kayo naninungkulan po? As in, nagsimula ako sa ano, Torres Bugalyon ng 1989. Yes. Nagpatuloy ako rito sa ano, sa Amparo Health Center. Bali, nasa ano na rin ako. Kung susumahin ko rin eh, may higit na rin ako na 40 years. May higit na rin ako na nagsiservisyo as in bilang volunteer. Kailan lang naman po ako nagkaroon ng city paid eh. Nagkaroon lang po ako ng city paid nung ang kapitan po ay si Kapitan Jun Notario. Okay. Kaya lang po, siyempre, nalaasahan na ganito rin po na itong nanalong kapitan, hindi naman po namin naasahan yan. Kami rin pala ay maaalis. Pero masaya pa rin po kami kung ano man po ang desisyon niya sa amin. Ano po ang
pagpasok nyo noong kayo po ay city paid pa at sa ngayong volunteer, parehas lang po ba ang pasok? Parehas lang din po yung trabaho na isang VHW. Kasi ako, sa sarili ko naman, masaya akong naglilingkod. Opo. Bilang isang volunteer at nakakatulong ako sa komunidad namin. Ibig niyo po sabihin, nung city paid po kayo, sumasahod po kayo ng halos hindi minimum po, din? Hindi po sumasahod. Allowance lang po. May allowance kayo. Allowance lang po. Ah, okay po. Ngayon, volunteer po na kayo? Volunteer na lang po. Opo. Volunteer na lang po. Para nakakalungkot naman po na same pa rin yung trabaho niyo, pero nawalan kayo ng allowance. Kasi, syempre, araw-araw may pangangailangan kayo. Nangyari na rin po sa akin to. 19 years na nawalan na rin ako ng allowance. Bali, ako lang po yun. 19 years. Okay lang po yun sa akin kasi natutuwa naman ako. Nakakapaglingkod po ako sa aming komunidad at nakatulong din po ako kahit pa paano. Kaya lang nga, yun nga yung sinasabi ko. Nung nagkaroon na ng eleksyon at nanalo po yung Kapitan Jun Notario, hindi ko po akalain na ako rin din po ay papatawag niya para mabigyan po niya ako ng allowance. Yun. Okay. Kaya lang, nung natalo po si Kapitan Jun Notario, lahat na po kami VHW ay naalis. Inalisan po kayo ng allowance, pero... Lahat po. Inalisan. Pero nandun pa rin kayo. Opo, nandun pa rin po kami. Paano po yung pamasahin nyo pag pumapasok? Ay, naglalakad po ako. Balikan. As in, ang kumbaga sa ano, mabait naman po yung mga doktor, mga staff po namin ng health center. Hindi po ako pinababayaan. Kami po, mga volunteer, libre naman po kami ng pagkain. Ano na po katagal na nawala po yung allowance nyo bilang VHW? Mga ilang taon na po? Mag-iisang taon pa lang. Ang hirap naman po i-survive ng pang-araw-araw ngayon, yung wala kang allowance pero nagbo-volunteer ka, nagtatrabaho ka, paano yung sabon mo, pangligo mo, yung pang-araw-araw mong hygiene, pamasahe. Sa akin naman po, kung isusuma mo dun sa buhay ko ngayon, sa akin naman po, kahit pa paano kung sino po yung nagpapalabada sa akin, naglalabada po ako. So, nakakapagsingit pa po kayo ng ng sideline, maliban sa pag-volunteer nyo. Oo. Dahil, siyempre, kung hindi naman din ako kikilos, ano naman yung kakainin ng pamilya ko? Sa volunteer nyo po, Monday to Friday po ba ang pasok nyo? Monday to Friday po ang pasok. 8 kaya to lang, 5. Siyempre po, pagka oras na anonim po, lumalabas po kami, naghahagilap po kami ng mga buntis, naghahagilap din po kami ng mga batang hindi nagpapabakuna, yung mga mother. Opo, yung parang nagbabahay-bahay pa kayo. Nagbabahay-bahay din po kami na inaanohan po namin yung mga magulang na pabakunahan na yung mga anak nila. Opo. Ganun po. Pag may bagyo naman po, siyempre kahit papano, nakakatulong din naman po kami mga volunteer. Opo. Na kung kailangan po kami ng aming doktor, napupuntahan po namin para makapagbigay ng gamot yung aming doktor. Sinasamahan po namin yung doktor namin tsaka yung mga nurse namin kung saan po yung nabahaan. Mga ilan po kayong nagbo-volunteer na walang natatanggap na allowance? Bali po, 7 po kami. Pito? Opo. Na matagal na po lahat nanunungkulan? Ay, opo. Sayang, iba no? Po mga iba po talagang mga senior na inabot na ng matagal na rin. Meron na rin 72 years old. Ganun, 69 years old. Ganun. Sana mabigyan kayo. Umabot na rin ng mga senior. Sana mabigyan kayo ng mga allowance, no? Para kahit papaano, may nasusupport din kayo sa sarili nyo sa, sa pangangailangan nyo. Dahil maghapon naman pala po kayo nagbo-volunteer. Nila po ang namin kung mamarapating kami mabigyan ng pagkakataon na magkaroon kami ng allowance. Opo. Buong puso na kami magpapasalamat. Tsaka malaking tulong po sa inyo. Mas magagampanan nyo ang pagiging volunteer, lalo pa kung kayo ay may nagagamit para sa sarili nyo, sa pamilya nyo. Kasi ilang oras ang binubuhos nyo maghapon. Tapos pag uwi nyo, wala na. Kasi ang libre nyong food doon lang. Opo. Wala kayo inuwing food dito. Ay, wala po. So, sa almusal, dito na kayo? Bali po, pag almusal, dito na rin po. Pero kaya lang po, minsan po ay
may mga baong-baong din po yung mga nagbabaon. Binibigyan din po kami mga volunteer. As in zero po talaga ang natatanggap yung pera? Wala talagang allowance? Wala po. Kawawa naman po pala. Ganun po. Nakakalungkot naman po na kayo po ay nagbo-volunteer na tumutulong sa ating mga mamamayan para ma-assist ng maayos ang mga nasa medical mission. Tapos kahit allowance, wala po kayo. Sana po ay matugunan po yung pangangailangan nyo sa kahit allowance lang. Okay na po yun sa inyo. May magamit lang kayo pang araw-araw po. No? Before po, magkano inabot ng allowance nyo sa isang buwan? Ang allowance po namin is 5,000. 5,000 ano, 5,800. Noon. Isang buwan. Opo. Nakakaraos na rin yan, pero sa mahal ng mga bilihin ngayon, ang 5,000 maliit kung lalo na kung may pamilya ka. Tapos aalisin pa. Ayan. Sige po, mami. I-check po natin minsan sa inyong trabaho kung gaano po kahirap ang inyo pong ginagawa bilang volunteer. No, sa Barangay Health Center. Ayan. Pag dumating yung naantay ko, wala pa kay wala pa po kayong bigas? Wala pa. Ibig sabihin, wala kayong stock na bigas para pag magsasain ka. Wala eh. Aww. Gaano po kayo katagal na nagagamit ng kahoy? Ano na? Meron akong ano? Meron akong super kalan. Siyempre. Siyempre, simula nung nawalan ako ng alawas, mahal kasi ang ano eh, gas eh. Mabilis maubos yun. Simula nung, di na ako nag-ano, kahoy na lang ako. Ganun. Saan pa kayo tumuka ng kahoy na panggatong? Saan? Maapo ko. Natusan kong mamulot. Talaga? Akin na yung ano, lighter. Ayan mga ka-therapy, ang kalagayan po ni Mami Yoli na isa pong volunteer sa Barangay Hello. Health Center. Ayan, at Hello. Ito nga po ay dito siya nagluluto. Kusot po din po, ginagamit nyo din? Kusot? Hindi, pagka ano lang, pagka medyo ano, medyo, ayan, apo ko. Paano po yung pang-araw-araw nyo pong pangangailangan? Please, kahit pa paano hindi naman kami sumasala. Kahit pa paano-ano naman, meron naman akong nagagawa ng paraan. Nakakapag side-line-side din ako, tinatawagan ako ng mga kakilala ko para maglabada. Ah, naglalabada po kayo. Ilan po ba ang kasama niyo sa bahay po? May mga apo ko. Ah, may mga apo po kayo dito kasama? Mga apo ko. Ilan po sila? Lima. Lima. Asan po ang parents ko nila? Eh, na, yung nanay nila kasi wala din yung asawa yun eh. Iniwanan. Okay. Kaya sa akin muna nila, sa akin muna inilagak. Ah, kayo po ang nagkukupup ngayon? Okay, kesa naman palaboy-laboy sila. Ilang taon po ang pinakamaliit? Yung maliit ko, ano? 10. 10 years old? Ay, 9. Nag-aaral po lahat? Oo, nag-aaral. Kayo po ang nagpapaaral? Kasi hindi sila nag-aaral eh. Hindi sila nag-aaral. Ang ginawa ko, in-enroll ko eh. Kumbaga sa ano eh, ano na yung edad nila sa pag-aaral. Kasi nga, siyempre, kasama ng nanay, wala rin ano. Kaya, sabi ko, enroll ko sila. So, napag-aaral niyo po sila. Tapos yung pagkain po nila, kayo rin po ang nagsusuporta. So, ano mo kung may kakain kami, kakain kami. Wala kang kakainin, hindi. Walang kakainin, ganun lang yun. Ilang kilo po ang sinasaing nyo? Kami, ang sa, sinasaing isang na, kainan nyo? Isang kilo. Pwede pong magpabili ka ng isang kilo ngayon para may masaing ka na? Mamaya pa nga. Ito, bibigyan natin ang pambili. Mamaya. Wala pa kayong, paano pag yung inaasahan mo hindi dumating, hindi wala kayong bigas? Eh, darating naman yun, kaya lang wala pa siya. Yung isang apo ko kasi, nagko-construction.
Pabili ka po ng isang kilong bigas ko. Tapos sainin nyo na po dyan. Ito po. Long! Long! Bili ka ng isang kilong bigas. Isang kilong bigas. Anong grade na po siya na nag-aral ngayon? Ngayon, bali, ano pa lang siya, first year. Dapat, ano na siya eh. Pero naka-enroll na po siya? Oo, na-enroll po na siya. Nag-start na ang klase niya? Oo. Oh. Lahat po ng apo niya na nasa inyo, pinag-aral niyo po? Oo. Oh, may isa lang po. Ugas mo na din, wala tayong tubig yan. Diyan mo pa ugasan. Ako na lang, kaya dito. Sa grito. Magkano po ang isang kilong bigas na yan? Nasa 53 yata. 53. Kunin nyo na lang po yung sukli sa inyo na lang. Ang hirap naman magsaing. Mausok. Wala nang kahoy. Tsaga-tsaga. Sa mata. Yung talaga mahirap. Pag gusto mo makakain. Talaga. Minsan sabi ko, kuha kayo ng panggatong. Ang tayong kakain, wala tayong panggatong. Kuha naman sila. Sakit sa mata? Araw-araw nagluluto kayo po, ganyan? Oo. Bago ako pumasok. Nagising ako madaling araw. Gaganyan ako. Para magpakulong ng tubig, papasok yung mga estudyante. Yan, yan, no. Tuloy-tuloy na.